Hi, I'm Gracie and welcome to my channel. Nangilo na ang ipin ko, up and down. Grabe ang hirap na, buong taas at buong baba ng ipin ko, nangingilo, sabay-sabay silang lahat. So parang ginaganyan ko na yung bibig ko, ginaganyan ko. Salamat naman sa pag-click ng video na to. And in this video, isi-share ko sa inyo yung experience ko bilang first timer ko na magpa whitening teeth. Basta, nagpa-laser ako ng ipin. Nagpa-puti ako ng ipin. Nagpa-bleach ako ng ipin. Ganon. Basta yon. Sa Ampong Dental. Ampong Dental dito sa Kamuning. Sa Kamuning, malapit lang sa akin kasi taga-Cubao lang ako. Paano ko nalaman yung promo nila? Sa mga ads, like sa Instagram, lumalabas sila. Tapos sa Facebook din, lumalabas din sila. 70% off sila nitong holiday. Actually, hanggang ngayon, ano pa rin sila? Naka 70% pa rin sila, alam ko. I think meron sila naman lagi, siguro ganun, yung lagi silang nag 50% off, 70% off, lagi silang may ganun. So, yung experience ko is amazing. May masabi lang. Hindi, the honest, ano to ah, honest review talaga to. Okay, mag-start tayo kung paano ako nagpa-book. Yung time na nagpa-book ako is nasa ano ako noon, nasa taping ako noon sa Laguna. Tapos, sabi ko, ala, mapapaano ko, mapapa-sked na ako kasi baka mawala na ako ng slot, ba? Diba? Andali lang, kasi magbibigay sila ng link sa inyo. Nag-reply agad sila. Sa Instagram ako nag-message sa Instagram nila. Nag-reply agad sila. Tapos, magbibigay sila ng link kung saan may pipilapan ka doon. Tapos, about, basta may mga question and answer doon na sasagutin mo. Katapos mo noon, meron magte-text sa'yo na parang i-confirm nila yung schedule mo. Kapag may slot ka na, the day before no schedule mo sa kanila, mag-message na sila para i-remind ka na meron kang schedule sa kanila tomorrow. Parang ni-remind nila ulit na may schedule ka today sa amin, see you later, parang ganon. Tingin ko doon, pasok syempre yung the usual ngayon, the new normal, pangalan temperature, tapos alcohol, tapos afternoon, merong papakunik nila sa wifi nila kasi merong ulit link kang i-open doon na may fill upan ka ulit. Tapos, mabilis lang naman yun, hindi naman siya hassle, so mabilis lang siya. Tapos afternoon, marami kasing doctor doon, maraming dentist doon, mabilis ang procedure. Hindi ka maghintay na matagal. Yung dentist na tumapat sa akin, dentist ko is lalaki. Hindi ko natanong yung pangalan ni Doc. Bait sila nun lahat. Pasok ko doon, naka-PPE ako, tapos hairnet ako, tapos yung shoes ko din, merong foot sock. Pasok ko doon sa loob, higa ko, tingnan ng doktor agad yung teeth ko. Tapos siya tanong niya ako kung addict ba ako sa coffee, tapos nag-iossi pa ako, or what. Siyempre, hindi, ganun, blah, blah. Hindi naman talaga Hindi naman talaga. Tapos, parang meron siyang tinapat sa ipin ko na parang mga ipin din. Meron siyang tinapat sa ipin ko na yellowish, tapos yellow na yellow hanggang sa pinakamaputi. So, dito, yung pinaka-yellow na yellow, tapos dito yung maputi, no? Ganyan siya kahaba, na puro ipin na siya, no? Puro ipin, hindi ko talaga alam tawag doon, kaya pasensya na kayo sa mga term. So, ganyan. So, dito yung pinaka-yellow, tapos ito yung pinaka-maputi. Tapos, sabi nung doctor ko, sabi nung dentist ko, yung ipin ko daw, na-laser na po to, yung ipin ko daw, andito, banda, andito. So, which is normal, sabi niya, ganyan naman yung normal na ano talaga yun yung ipin, lalo na kapag Pilipino. Sabi niya maputi ha, andito yung ipin ko, andito yung color ng ipin ko. Hindi naman dito ha, huwag naman dito, andito. Tapos sabi niya sa akin, yung ipuputi lang daw ng ipin ko, hindi niya ako kinag-expect ng bongga guys. Ang puputi lang daw ng ipin ko hanggang dito lang. Eh, andito pa yung pinakamabuti. So medyo nalungkot ako, parang... Okay, pero at least, diba, puputi naman kahit papano. Ganun na lang yung inisip ko, kinalma ko na lang yung sarili ko.
Tapos, edi, nag-start na. Tapos, nung upisahan na siya, tatlong cycle siya. So, bago start, sasabihin sa'yo kung ano yung mga mararamdaman mo. May konting init. Tapos, pangingilo. May konting ganun daw ako mararamdaman. So, okay. Sabi ko, sige po. Tapos, kapag medyo na-irritate ako or hindi ko, may nararamdaman ako, hindi ko ano, sabihin ko sa kanya. Okay po. Tapos, nilalagay sila sa gums. Sa gilid ng gums, yung pinakagilid ng gums, dyan. Meron silang nilalagay na parang kulay blue. Hindi ko alam tawag doon. Siguro, ano yun, yun yung protection siguro doon sa gums natin. Kasi, ano yun eh, kumbaga laser siya. Tapos, lalagyan pa siya ng solution. Kasi, ano, yung solution at saka yung laser, mainit, tapos yung solution daw, parang pag dumikit sa gums yun, parang hindi ka maging komportable. So, nilagyan ng yung blue nga, yung paligid. Yun dito lang, sa gilid, yung basta sa may gums lang. Kasi nakaganon na lang ito yung ngipin mo dyan eh. May nilalagay sila. Tapos, ayun. Then, okay na yun. Ayun na. Nilagyan na ng solution niya, mga yan. Hanggang dyan. Nilagyan ng solution. Kasi, nakikin ko, nilagyan ng solution yan. Tapos, nakaganon ako the whole time. 3 cycle siya. Every cycle is 15 minutes. So, 15 times 3. Nakaganon ako. May nilalagay. Mouthpiece. Basta po, may nilalagay para mag-wide yung ganun mo. First cycle nangyayari na, wala akong nararamdaman. As in, wala akong nararamdaman unlike sa mga iba kong pinanood na mga nagpapawidening laser din na meron silang nararamdaman na during procedure may nararamdaman na sila na hindi okay, ganun. Na nangingilo na sila. Ako wala. Wala talaga total. Natapos yung tatlong cycle na yun. Tag 15 minutes. Wala akong naramdaman. As in, wala akong naramdaman. Antok pa ako. Medyo nakaiglip na ako sa glip eh. Kung nila nagsasalita yung dentist ko. Kaya napapaganon ako. Nagigising ako. Kasi every cycle, nagsasalita siya. Parang, okay, second cycle na po. Another 15 minutes. Tapos may nilalagay ulit solution. Every cycle, mayroong solution na nilalagay. Tapos pagkatapos na ng third cycle, nagulat ako guys. Binigyan na niya ako ng salamin para makita yung ipin ko. Gulat na gulat ako. Kasi guys, ang super duper layo nung dati kong ipin. Kasi yellowish talaga yung ipin ko before. O dito yung before and after ng ipin ko. Diba? So, ayun na nga. Nagulat ako. Kasi diba, ito yung pinaka-yellow, ito yung pinaka-puti, and ito yung ipin ko. Tapos ito lang daw yung puputi yung ipin ko. Tapos nagulat ako na sobrang dito sa pinaka-maputi yung nangyari sa ipin ko. Ayan, yung pinaka-maputi nila, yung sa sample ng mga colored of teeth na nililaser nila, andito yung pinaka-tinong ipin ko guys, andito. Yung doktor, nagulat din yung doktor kasi yun nga, sabi niya, I don't want you to expect ng bongga talaga na puputi yung ipin ko talaga na kumikinang sa puti. Kaya yun yung sinabi niya sa akin, yung parang half lang yung ipuputi ng ipin ko. Adaptable daw pala yung ipin ko. Kasi yung ipin daw na hindi masyadong na-adapt. Sabi niya kasi adaptable daw yung ipin ko. Tapos guys, ayun, so super duper happy ako. Kasi syempre kahit papano, hindi naman kasing puti ng mga ipin talaga ng artista kasi first pa lang naman ito. Maraming beses daw pala. Yung mga ganun daw kapuputing ipin na mga original teeth na mapuputi ng mga artista. Bukod sa nagpapa-veneer sila, yung mga original teeth na maputi talaga, pinapaputi nila, pinapa-laser nila, pinapa-whitening laser nila, ano, beses daw pala yun, pinapa-laser. Kasi sa Ampong Dental, maraming artista na hawak sila. Maraming silang artista na hawak. So, meron siyang pinakita doon, ganun lang kaikli na set ng mga ipin na mapuputi. Yun daw yun yung mga ipin ng mga artista na mga parang, yun yung mga ini-aim na puti ng ipin ng artista. Sobrang puti. Grabe yung tip mo. Ang puti talaga. Ayoko naman ng ganun kaputi. Pinakita sa akin ng doktor. Sabi niya, ito, ganito yung ipin ng gantong artista. Binagat siyang pangalan. Sabi ko, oh, sabi ko, super puti. Sabi ko, naka ilang session yan, mga ilang beses babalik. Tinanong ko yung doktor. Sabi niya, ako, maraming beses to. Sabi niya, mga, ano siguro to, mga 10 sessions. Sabi ko, 10 sessions? Tapos, tinanong ko pala kung, di ba, first, halimbawa ngayon ako nung nilaser, tapos na, sabi ko, kailan po pwede ulit? Like,
ano, after ano po ba to, 6 months or what? Sabi niya, hindi. Pag halimbawa first time mo, tatlong beses every week pwede pa. Every week. Yes, tama po yung narinig nyo. Tatlong beses every week pa pwedeng ibalik para magpa-laser ulit. Tapos after nung tatlong beses na yon, every month na. So nagulat din ako na every week pwede pala na tatlong beses after nung first laser mo. Tapos after nung tatlo na yon, every month na. 3 weeks na sunod-sunod nagpapawipe ng laser ka. Yung first laser pa nga lang, di ba? Parang satisfied ka na, okay na, kahit papano kasi hindi na yellowish kahit papano yung pen mo, di ba? Ayun na. So, wala akong naramdaman. As in, wala akong naramdaman. Tapos, binigyan nila ako nito. Tecum whitening teeth. Ito yung dental essentials Tecum whitening teeth nila. Kasama na to sa package. Whitening teeth ko po is 3,500. Andito pa yung resibo ko. Ayan. Ayan pa yung resibo. Talagang wait, meron pa resibo ako, diba? Ayan o. Wait, pakita ko sa'yo. 3,500. Ayan. Ito. 3,500. Hindi ako nag-joke. Ampong dental. Tapos, yung phone lang kasi ginagamit ko, guys, na naka front camera. Kaya, naka front camera siya. Kaya, pagilid si ay, baliktad siguro sa inyo to. Tapos additional 200 pesos for infection control fees. Yun yung PPE, yung pinasuot nila sa iyo. They make sure na talagang na-sanitize yung additional 200 pesos for that. Kasama sa 3,500 itong dental essentials na to. Guys, yung branch pala nila is Camuning Branch, 10th floor, 60 Camuning Place, Camuning Road, Quezon City. Tapos yung sa Makati nila is ground floor 2257 Automatics Center, Don Chino Roses Avenue, Makati City. Sabi nung doktor na nag-ano sa akin, siya nag-ano nito, hindi ko pa nagagamit kahit sa dito kasi okay pa naman ako sa ipin ko. Ayan siya, pag bukas mo ayan siya, tapos ayan, naka-open na siya kasi pinakita niya sa akin kung paano siya gagamitin. Tapos ito siya, yan! Ayan siya. Gagalan siya sa gihin niya. Pinuting mo to, parang iilaw siya. Parang laser din, diba? Tapos bago yan, meron siyang ganito. Ito. Ayan siya. Ayan, tatlo yan. Tatlo siya na ilalagay ko sa ipin. Ay, no, hindi sa ipin dito. Ilalagay siya dito. Ayan, dito. Ilalagay siya dyan. Taha. Gagalan siya ito nga. Taas, tapos ilalagay mo ulit, baba, ng ipin. Sa ganyan, at kaganyan. Pagkaganon sila. Tapos afternoon guys, ito, igagaring siya nga ho. Huwag nga. Tapos nakailaw siya. Gawin ko to sa another vlog ko. Gagawin ko siya. Tapos ito pala guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Shade guide palang tawag. Ito oh. Yan, ganyan. Andito yung pinaka-yellow, tapos ito yung pinaka-white. Mahaba kasi yung ganun. So, ito kasi, nilagay na lang sa taas yung pinaka-puti. Tapos guys, ito yung pinaka-puti number 1, tapos yung pinaka-yellow yung number 20. Ito yung super duper siguro mga addict na sa coffee daw, tapos yosi. Ang ipin ko guys, ay itong, ano po number 2? Itong number 13. Ito yung ipin ko guys, number 13. Diba? Ito yung pinakaputi. Yung ipin ko, nung pumunta ako, nung hindi pa ako napang-whiting baser. Ito number 13. Yan. Sana nakita nyo. Yan, diba? Yellowish. Tapos, sabi nung dentist sa akin, yung ipuputi daw ng ipin ko is hanggang dito lang sa feet. Ito yung ipin ko, diba? Number 13. So, ipuputi lang daw is ito, number 8. Tapos, nung yun nga, ito ko, guys. Grabe. Pero, dahil first laser ko lang naman to, yun nga, sabi nga nung dentist, para ma-achieve mo talaga yung super white na teeth, yun, bumalik ka ng every week ng 3 times, tapos monthly na. Tapos, guys, ayun,
bawal, pag after ko talaga mag-laser, bawal ka kumain ng mga may makukulay na pagkain. Bawal ka ng toothpaste na may color. Kailangan yung toothpaste mo is white lang. Coffee, tapos Yossi, wag muna. Kung nag-Yossi or nag-coffee kayo, wag muna. Sasabihin rin naman sa inyo yun ng dentist. Tapos after nun, tapos edi pag-uwi ko lang ng bahay. Hapon kasi yun, alas 3 ako natapos. 2 yung schedule ko, 3 naka-uwi na ako ng bahay. Wala pa rin ako nararamdaman. Tapos pagdating ng 4 PM, taiga bata ka. Nangilo na ang ipin ko. Up and down. Diba tayo dati, pag nangingilo yung ipin natin, isang ngilo lang ng ipin natin, ang hirap nang i-handle. So, guys, buong taas at buong baba ng ipin ko, nangingilo, sabay-sabay sila ang lahat. So, parang ginaganyan ko na yung bibig ko, ginaganyan ko na, yun na yung sabi ko, grabe, lahat ng ipin ko nangingilo. As in, hindi ko makakalimutan yung experience na yun, na nangingilo talaga. Yun yung sinasabi na tiis ganda talaga. Ang tagal, hindi siya yung tipong 30 minutes lang, 1 hour lang. Hindi, inabot pa yun hanggang sa nakatulog ako. Nakatulog ako ng 11:30 na ng gabi. Nararamdaman ko pa rin yung ngilo noon. Tapos, hindi ko na alam kung kailan natanggal or hindi ko alam kung kailan ko na hindi siya naramdaman kasi yun, no, nakatulog na ako. Pero pagkagising ko na umaga, wala na. Okay na, normal na yung teeth ko. Na wala nang mangilo. 8 hours nangingilo yung ipin ko. Like, alam mo, kakain ako. Tapos, super ngilong-ngilo siya ngayon. Tapos, kakain ako. Kapag kumain ako, medyo nawawala. Medyo nawawala. So, tapos, after na, tapos, iinom ako ng tubig. Kahit hindi malamig na tubig, guys. Mangyak-ngyak na ako sa ngilong-ngilo talaga yung nararamdaman ko. Sa akin, yung after procedure ko, yung nararamdaman yung ano niya talaga, yung pangingilo. Meron talagang, ano yun, side effect. Meron talagang side effect yun. Na, ano, na kailangan mo tisin. Tiis ganda. So, ayun guys. Itong mga to, pag-aaralan ko muna siya ulit kung paano siya gamitin. Kasi nakalimutan ko na yung instruct sa akin ng dentist ko. Pag-aaralan ko ulit siya, tapos i-vlog ko din. Ipapakita ko din sa inyo kung paano ko siya ginawa. So, that's my update for today. Experience ko sa pag-laser whitening tip ko sa Angpong Dental. Sobrang bait nila doon. Sobrang bait nila doon. And feel mo yung ngingiti ka talaga paglabas mo noon. Talagang yung make sure nila nangingiti ka paglabas mo doon. Nakangiti ka ng bonggang-bongga na parang nanalo sa Lotto kasi super white ng ipin mo. Kasi mabuhay talaga yung ipin mo. Actually guys, yung ipin ko ngayon, mas white pa dati nung nagpa-whitening laser ako. Kasi last year yun, December. Last year, December, nagpasko, ang daming pagkain. So, diba, na may mga makukuling na pagkain, yun nga yung bawal, diba? So, sabi ko, okay lang. Walang hindi ako main, diba? Yun yung experience ko sa Angpong Dental. So, until now guys, naka-promo sila. Uy, hindi to sponsor ha. Wala naman mag-sponsor sa akin. Sa mga natatakot, kasi baka isipin na masakit, ayun, depende nga siguro po talaga sa tao. Kasi, nanonood din kasi ako ng mga nag-vlog na nagpapawetin laser. May nararamdaman na nila during procedure yung ngilo. Tapos may pain silang nararamdaman daw. Pero, ako talaga wala po talaga. As in, yun lang talaga ang pangingilo after 8 hours ko siyang naramdaman, yung pangingilo. Yun lang naman. Pero during procedure, wala akong naramdaman. Try mo lang, diba? Tiis ganda. Nung nangilingiman ko, wala akong ginawa, wala akong ininom. Hindi na ako nagtanong kung ano yung pwede kong gawin. Kamag-anak kaming dentist din, pero hindi na kami nagtanong. Tiniis ko na lang talaga siya. Ayun. So, ayun po. Thank you so much for watching. Bye!